This is okay, doggy. Pag-uusapan natin ngayon ang mga sintomas sa sakit ng alaga niyong aso. Bilang dog lover o tagapag-alaga na parang isang tunay na kaibigan at anak o magulang, ay masakit sa atin na makita na sa isang sulok at may sakit ang ating mahal na aso. At dahil hindi naman sila nakakapagsalita, mahirap din sa atin na malaman kung ano ang kanilang dinaramdam o nararamdaman. Huwag isawalang bahala ang mga sintomas ng sakit ng aso. Kung mahal mo ang alaga mo, nararapat lamang na bigyan ito ng pansin bago pa mahuli ang lahat. Mahalaga na malaman kung ano ang maaring maging problema at panganib sa pagkakaroon ng sakit ng ating mahal na alagang aso. Narito ang ilang uri ng sakit ng aso at sintomas nito. Karaniwang sakit ng aso at mga sintomas nito. Narito ang ilan sa mga sakit ng aso na kailangan mong bantayan. Isinama na rin namin ang karaniwang mga sintomas ng sakit sa aso. Pero bago yan, please subscribe and hit the bell button for more videos update. Unang-una sa listahan, parvovirus, ang nakakamatay. Ito ay isang viral disease na umaatake sa bituka at puso ng mga aso. Ang mga alagang tuta ay dapat na ilayo sa mga aso na may sakit na parvo para hindi ito mahawa. Madalas na nangyayari ito kapag natapakan ng kanilang paa ang tahi na kontaminado ng parvovirus. Ang sintomas ng parvovirus ay ang mga sumusunod: malubhang pagtatae, dumi na may dugo, pagsusuka, mabilis na pangangayayat ng aso, kawalan ng gana sa pagkain. Kadalasang ikinamamatay ng aso ang sakit na parvo, maaari ding makaligtas sa kamatayan ng aso depende sa kondisyon at edad ng aso. Kung hindi masyadong malala ang sintomas ng parvo, ay maaari ding itong makaligtas. Kaya po, paalaala lang po sa mga kapwa ko dog lover, kailangan kumpleto bakuna at purga sa mga alaga nating aso bago natin sila ilabas o ipasyal sa ating labas ng bahay. Pangalawa sa listahan, ang gastric torsion o bloat sa aso. Ito ay sakit ng aso na kung saan ay namamaga ang kanilang bituka. Ito ay lubhang mapanganib sa dahil pinipigil at naiipon nito ang tubig at hangin sa kanilang tiyan. Ano pa tula silang kakayahang magkasuka? Ang mga sintomas ng bloat ay kadalasang biglaan, ngunit mapapansin mo naman ito. Narito ang ilang mga sintomas ng bloat sa aso na kailangan mong bantayan. Kawalang kakayahang magsuka. Makikita mong pilit na dumuduwal ang alaga mo, ngunit wala naming lumalabas na suka. Hindi mapakali ang aso. Paglaki ng tiyan dahil sa pamamaga. Matinding paglalaway. Ang bloat ay maaring maging sakit ng karaniwang asong Pinoy, pero kadalasang tumatama ito sa mga breed na tulad ng mga sumusunod: Great Dane, German Shepherd, Boxer, Labrador Retriever, saka Bloodhound. Pangatlo sa listahan, kidney disease o renal failure sa mga alagang aso. Ang kidney disease ay maaaring maranasan ng isang aso. Nangyayari ito dahil sa komplikasyon ng sakit ng Lyme disease. Ang kidney disease ay bibihira kapag tuta pa lamang ang isang aso. Ang chronic kidney disease o ang pangmatagalang anyo ng sakit sa bato ng aso ay kadalasan ng hindi may iwasan para sa mga aso na nagmana ng ganitong sakit sa kanilang mga magulang o kaya sa genes nila. Ito ay lubhang mapanganib. Para maiwasan ang kidney disease ng aso, kailangan bantayan ng hindi siya magkakaroon ng sakit sa ngipin. Ang bakterya na nasa gilagid ng isang aso ay maaaring pumasok sa bloodstream at makapinsala sa mga vital organs katulad ng kidney. Iba pang sakit ng aso, ang heartworm disease, ang sakit ng aso. Makukuha ito sa kagat ng lamok. Makakabuti na umiwas sa mga lugar kung saan mayroong ganong epidemya. Sinasabing maaring magkaroon ng heartworm disease ang isang aso sa pamamagitan ng isang kagat ng lamok na may dalang ganitong sakit. At isa pang sakit
chocolate poisoning. Ang chocolate ay lason sa aso, kaya iwasan na pakainin sila nito. Ang aso ay maaari ring tamaan ng sakit na kanser. 50% ng aso na may edad 10 taong kulang ay maaaring tamaan ng kahit nanong uri ng kanser sa aso. Madalas, ito rin ang nagiging sanhi ng kamatayan ng mga aso sa nasa ganitong edad. Ang fungal disease ay sakit din ng mga aso. Ang sanhi ng ganitong sakit ay maaaring mikrobyo, fungi na matatagpuan sa lupa. Ang ganitong mga mikrobyo ay maaaring makaapekto sa balat at buong katawan ng aso. Kapag umaabot ang impeksyon ng sanhi nito sa atay ng aso, ay maaari itong mamatay. Bigyan natin ng pansin ang mga sakit ng aso at mga sintomas nito. Dahil nakasalalay ang kalusugan ng ating mahal na alaga, wala man lang silang kakayahang magsalita, ay mayroon naman silang kakayahan na iparamdam sa atin ang kanilang pagmamahal. Again, this is Okidogi. Please subscribe and hit the bell button for more videos update sa mga napadaan lang sa channel na ito para lagi kang update sa mga video ko. Pakikalampag na rin ang kampana and pakiclick ang sana all para lagi kang update sa mga video ni Okidogi tungkol sa pag-aalaga ng aso. Again, this is Okidogi, naniniwala sa kasabihang there are no bad dogs, only bad owners. Sige, bye-bye!